Mga ka-taxpayer kong mahal, sa ikauunlad, wag na tayo mga malapit na mag-senior citizen. Sa ikauunlad ng susunod na henerasyon, pwede ho ba na tumulong po tayo na baguhin ho natin yung 1987 Philippine Constitution? Ipe-present ko sa inyo yung defects. Ang daming defects ng Constitution ng Pilipinas na dapat maintindihan nating mga pangkaraniwang tao. So, samahan niyo po ako mga ka-taxpayer kong mahal at pag-usapan ho natin. Ito po yung galing ho ako sa Philippine project, Law Field Project. Ito po yung 1987 Constitution ng Pilipinas. Mag-a-ID muna ho ako mga ka-taxpayer kong mahal bago ko mag-discuss. So, balik ho ako sa pinag-uusapan natin, Philippine Constitution. Napapanahon na ho para ho sa ikabubuti ng mga susunod na Pilipino. Wag na. Hindi na para kay Mr. Emelino T Maestro o sa inyong tax specialista, wag na ho. Para ho dun sa mga susunod na tao, kasi ho itong batas ho natin, itong tinatawag nating supreme law. Ayan. Alam niyo ho ang supreme law, kahalintulad ho yan ng Supreme Court. Ang problema lang ho, itong supreme law natin o yung ating 1987 Philippine Constitution ay marami hong defekto o damages. Hanggang ngayon, yung kanyang depekto at damages ay naninira ng fiber ng bawat Pilipino. So, i-discuss ko lang ho, mga ka-taxpayer kong mahal, huwag naman magagalit yung mga lawyers kasi hindi ho ako lawyer. At baka mayabangan ho sa akin, sabihin, arrogante ka! Hindi po, sir. Gusto ko lang hong i-share sa inyo ano ho yung depekto ng ating constitution. So, sabi ho dito sa constitution ho natin, ang unang-una, nire-request ko sana na ito ay i-revisit, i-review, at i-revise. Napakamali ho, sa aking pananaw, napakamali ng ating constitution. Ano mali rito? Ito, sasabihin ko na sa inyo. So, kung ano ho kayo, ito yung Philippine Constitution natin, tingnan nyo, i-type nyo lang, ganyan, pak, i-type nyo. Tapos, ayan, palalakihin ko. Ay, hindi pala pwedeng palakihin ito. So, palakihin ko yung... Ito, makikita nyo rito. May tinype ako lang. Provided by law. Ayan, kita nyo. Yung constitution natin, may nakasulat provided by law. Ano yan, no? 45. Ayan, nakikita nyo ba yung umiikot yun, no? 45. Provided by law, 45, ah. So, subukan natin yung iba. Required by law. 4. Ayan. Yung isa naman, provided, required, ano pa yung isa? Mandated, sabihin natin. Walang mandated. Provided, supplied by law. Supplied. Wala. Required, nakawa natin, provided, at saka yung prescribed. Tingnan natin yung prescribed. 11. So, 4 plus 11, 15 plus 45, 16. And tingnan natin yung isa, specify. Specified. Wala. Defined. 2. Ayan. Okay. 2. So, lumalabas 62. So, gumamit yung constitution natin ng defined by law, prescribed by law, required by law, and yung isa nakalimutan ko, prescribed, defined, specified, nakalimutan ko, bala ang total niya, 62. Yung mga salita ho yan, prescribed, required, provided, yon, prescribed, required, provided, defined by law, ay isa hong, ay mga salita na nagpapahina sa ating konstitusyon. Dapat ho yung konstitusyon natin walang ganyan. Because ang konstitusyon ho natin supreme.
hindi siya kailangan i-define ng law. Hindi siya kailangan i-prescribe ng law. Hindi siya kailangan i-provide ng law. Hindi siya kailangan i-specify ng law. Hindi siya kailangan i-require ng law. Because the Constitution is a law. It's a supreme law. Bakit kailangan niya ng iba pang law para siya maging enforceable? Yun ho yung magandang salita rito eh. Yung Constitution ho ng Pilipinas, hindi ma-enforce. Hindi siya valid kapag walang enabling law. Walang ini... Punyeta, ngayon lang ako nakakita sa tanang buhay ko, tanda ko na eh, malapit na ako mag-60, mag-senior citizen, may constitution na hindi magamit because walang law. Anong law ang kailangan niya? Yung inferior law pa para siya maging superior law. Meron ka bang ganun, sir? Kailangan mo pa ng katulong para para siya ma-apply? Yung bang Supreme Court, kailangan niya pa ng municipal trial court. The decision of the Supreme Court must be in compliance with the municipal trial court. Meron bang ganun? Hindi. Yung Supreme Court, pag nag-decide, eh decision yung lahat ng court. Diba? So, imagine nyo, meron tayong supreme law na hindi pwedeng i-execute nang walang inferior law. Yan ho yung kahinaan ng constitution natin. Ha? Napansin nyo naman, 62 provisions of our 1987 Philippine Constitution kailangan ng enabling law para siya maging valid. Yan ho nakikita ang kahinaan ng isang bansa sa kanilang constitution. So yung constitution na hindi pwedeng gamitin immediately, hindi pwedeng maging immediately enforceable, hindi pwedeng maging valid immediately, instantly, eh napakahinang constitution ho yan. So, hindi ko ho niyuyurakan yung mga gumawa ng ating konstitusyon, yung mga framers natin. Napakatatalinong tao ho yan. Pero siguro ho, nung naisip ho nila yan, hindi nila naisip na magagamit ho sa katarantaduhan sa pagdi-delay ng government services, delivery of government services sa mga taong bayan, yung ating provided by law, specified by law, defined by law, required by law, supplied by law. Sir, tatalino ho kayo, nakapag-aral ho kayo sa iba-ibang eskwela at sa iba pa hong bansa. Ang ka-ating constitution, kailangan na ho nating baguhin. Huwag na ho sa ating matatanda, huwag na. Para na ho lang ho dun sa ating mga kabataan. Para ang constitution ho kasi natin nagbibigay ng oportunidad, nagbibigay ng independence, nagbibigay ng self-reliance. So kung yung independence, self-reliance as provided by law pa, hindi na dapat yan ay nasa constitution na. Self-executory dapat po ang ating constitution. Hindi na ho kailangan ng enabling law, sir, bossing. So, kung gagawa ho kayo ng enabling law, okay yun, walang problem ho yun. Okay. Ha? Imaginin mo, yung constitution natin, kailangan pang ng Congress, kailangan ng senador, kailangan ng congressman. Dapat hindi na eh. Hindi na natin kailangan kasi ang constitution, create ang Senate, create ang House of Representatives. Pakatapos, bago siya ma-implement, kailangan ng dalawang saklay. Senado at House of Representatives, dapat wala nang saklay. Kaya niyang tumindig. Strong, powerful, enforceable yung ating constitution. So kung sino man ho yung nakikinig sa akin dito at maaatasan ho ng ating mga mamayang Pilipino na gumawa o i-revise itong ating 1987 Philippine Constitution, pwede ho ba, sir? Huwag nyo na ho kayong maglagay by required by law. Defined by law. Kasi yung dapat yung constitution na ho natin ay self-executory. Napakahina ng ating constitution pag ganyan. Katulad ng sample na lang. Prohibition sa political dynasty.
Hindi ma-implement. Bakit? As provided by law. Ha? Pilay. Di ba? Punyet. Sorry. Naiinis lang ho ako kasi meron tayong batas. Supreme law ang tawag natin dito, pero hindi siya supreme kasi kailangan niya ng saklay. Impaired siya. May damage siya. So, since impaired may damage, kailangan ho natin gamutin. Paano natin gagamutin? I-revise natin. I-revisit natin. I-review ho natin. Sino magre-review? Hindi ho ako. Eh, ako lang ho yung daldalero eh. Ang ipinupunto ko lang ay ganito. Kaya ho ito sinasabi para magkaroon ho ng usapan tungkol dito at makapag tayo bilang nasyon, huwag na ho nating ay mga politiko na yan, tayo bilang nasyon, bilang mga Pilipino, almost more than 100 millions ho tayo, millions, 100 millions na tayo, baka pwede ho tayong magkaisa na ngayon. Ayusin ho natin ang bansa natin. Huwag na ho para sa ating mga matatanda. Para ho sa mga susunod na henerasyon. Kasi yung gagawin ho natin sa panahong ito, ang magdudusa o magbe-benefit yung susunod na henerasyon. Panoorin ho ninyo yung YouTube ng tungkol ho sa South Africa. Kwento ko lang ho, sir. Dati, ang nag-o-oppress, ang racist, yung mga puti ni sa black. That is during 1994 and prior years. Talaga namang oppressed, ginagawang slaves, walang tahanan yung mga black. Naawa lang ho ako. Akala ko itong mga black, kapag sila naman ang naging namumuno sa government dyan sa South Africa. Sorry po sa mga nasa South Africa. Wala ho akong sama ng loob ho sa inyo. Sinasabi ko lang ho ito para matuto po kaming mga Pilipino sa naging experience ho ng South Africa. So, nung naupo na po yung mga black sa government, may tinatawag silang affirmative action. Ang simple lang ho ng ibig sabihin ng affirmative action, the black is now the priority. The black is now the new paradigm. Anong ibig sabihin nun? Ano nangyari? So, lahat ho ng business opportunities, lahat ho ng job opportunities, napunta sa black. So, hindi na, wala na hong competition kasi yung mga white people ngayon, sila na ngayon yung mga black people dati. Sila na ngayon yung ino-oppress. Sila na ngayon yung beneficiary ng masasamang gawi ng lipunan. Kung mapapansin nyo yung video yan sa YouTube, makikita nyo. Squatters na po yung mga white people sa South Africa. At gusto nga nilang umalis na rin doon dahil wala na silang opportunities. Ayaw kong mangyari yan sa mga Filipino people. Baguhin ho natin yung constitution natin para hindi lang ho yung mga politiko ang mayroong job opportunity. Hindi lang ho yung mga nasa government ang merong business opportunity. Hindi lang ho yung mga nagsisilbi sa gobyerno, politiko man siya o hindi, ang mayroon hong opportunity na maging maayos ang buhay. Ang higit sa lahat, ang nakararaming Pilipino na hindi nakaupo sa gobyerno, temporary man o permanent. Kaya magagawa lang ho natin yon. Ayusin ho natin yung ating supreme law. Yung 1987 constitution natin ay karapat dapat na nabaguhin. Tulungan nyo po ang bansa natin. Tulungan nyo po ang kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay kayo mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later!